First time nga lang yata ito mangyari mga idol sa isang NBA game. Pero bago natin ipaliwanag yan mga idol ay update muna tayo kay PG-13 dahil may update na nga siya agad ngayong araw matapos nga siyang matingnan ng mga doktor. Sabi nga sa atin ni Adrian Wojnarowski, after nga doon ang imaging, ni Paul George mga idol ay na-diagnose nga siya ng sprained right knee and will be re-evaluated 2 to 3 weeks from now. Well, yan talaga naman mga idol ang best possible scenario dito sa nangyari kay Paul George dahil kung makikita natin yung itsura ng kanyang injury at the moment ay parang mas malala pa nga sa sprain right knee ang natamo ni Paul George. Pero mga idol, ang problema dyan ay hindi na makakalaro itong si Paul George mga idol for the rest of the regular season. Sabi nga ng update din ni Woj na most likely out for the remainder of the regular season itong si George. And mga idol, 9, 8, 10 games na lang yata kasi ang natitira at hindi pa naman after 3 weeks makakabalik itong si George. I-re-evaluate pa lamang siya 2 to 3 weeks from now. At kaya naman malaking problema ngayon ang kinakaharap ng LA Clippers. Dahil mga idol, hindi pa kasi solido ang kanilang posisyon sa 5th spot. Dahil 2.5 games lamang mga idol ang kaibahan ng 5th spot sa Western Conference sa 12th spot nga mga idol sa 11th spot. So kung matatalo itong ang Clippers mga idol ng ilang beses pa this regular season, ay baka makita nila na bumagsak nga sila out of the play-in race. Dahil hindi rin naman nagkakalayo ang record na itong LA Clippers, pati na nga rin ang number 11 at number 12 na team na 35-37, ang Clippers 38-35. So isang losing streak nga lang ito mga idol ay maaaring makita ng Clippers ang kanilang sarili na bumagsak nga sa play-in tournament or possibly out of the play-in race. Pero anyways, get well soon para nga kay Paul George at sa kanyang sprain right knee. And for sure, kinakailangan ng mag-step up ni Kawhi Leonard at pati na rin, lalo na rin, itong si Russell Westbrook. At ngayon ngay pag-usapan na natin ang first time lang yata na nangyari sa isang NBA game. Well mga idol, sa isang play nga kasing ito sa third quarter with less than 2 minutes left na lang yata ay itong ang Dallas Mavericks ay nakalimutang bantayan itong ang Warriors sa kanilang inbound play. Nakalimutan nila na hindi pala nila bola at bola ng Golden State Warriors mga idol. Kaya naman bumantay sila sa kabilang court. At itong Warriors ay nakita at na-recognize lalo na si Jordan Poole. Kitang-kita nga na hinihingi niya agad ang bola dito sa referee for a free basket. And well, kinahunted nga yan ng referee mga idol at walang pagbabagong nangyari. So probably the easiest basket of the whole season ito. At nang matanong nga itong si Coach Jason Kidd dito nga sa confusion at sa pagkalito ng kanyang team at ang kanyang mga players ng Dallas Mavericks about dito ay sinabi niya, hindi nga daw na-explain sa kanya ng maigi ng mga referee ang talagang nangyari. Marami nga daw talagang confusion na nangyari at marami nga daw na players na out of position sa play na yon. Hati nga daw yung court kanina, yung Warriors nasa kabilang dulo ng court at ang kanilang players naman ay nasa opposite side of the court. Tapos sabi nga niya daw na ang baseline referee nga daw ay nakatayo doon at kasama doon si Mike Smith na isang referee na akala ni Coach Kidd na alam nung ref na yon na bola ng Dallas Mavericks. At sinabi ni Coach Kidd na kapag nga daw may confusion na ganito sa court ay madali lang naman daw para sa mga referee na pumito, maghadal muna sila, mag-usap-usap para nga magkaroon ng linaw ang confusion at pagkalito ng mga players sa court. Pero nga mga idol, hindi nga daw yon ang nangyari. Kahit kinumpronta nga daw ni head coach Jason Kidd ang mga referee ay wala nga daw pagbabago na ginawa itong mga referee. So yan nga mga idol, ang first time lang yata na mangyari sa NBA. Ang buong team mga idol ay nalito. Kaya naman ang Golden State Warriors may free basket kanina.